always tell him that he is my favorite amazing. He is my favorite miracle. Sa lahat-lahat ng gigawa ni Lord. Put kamay na ang reward ni Lord sa ako. Tapos, patiently gihulatan yung pag na ako. We actually met sa jail. Ganina na he was a jail officer. Nag-met me sa jail because I was one of the inmates on that jail. So I've been in prison for 2.5 years. Namangod sila yung sa ato during the time variety show for a cause. So they were looking for mga inmates na mag-audition. Inmates na naay mga skills and talents to audition. Basta naay mga variety show, ginatap jud ko anak nila para to head to choreograph to direct sa show for a variety show for a cause. I really wasn't willing to audition. Kaya ang ako awas, ano gani ko sa sulod, magsayaw-sayaw pa ako, diba? So mura ka ng, mura ka weird na idea. Kato na time, determined on ta ko mo say no sa kato na variety show. Kay actually, kato na time po, murag dili makaya ng responsibility, ng akong heart, ang responsibility. Kay lagi honestly, engaged na, pero... yeah. Turned down, nawala tong engagement. During the time, I was forced to audition kay naay isa ka, naay close na ko na inmate, which is they really want her to audition kay professional singer siya. So, siya dyan ang ilahang gina-aim. She told me na she will not audition if I audition. So, kumbaga naging burden ako. So, marag, it left me without any choice na sige, audition. Itong time na muad to na ko sa jail para to say no, na-surprise po ko sa akong tubag na nag-say yes ko na ako'y mag-direct sa ilaha. O di na ako malimtan na ang iyang i-audition pa dyan na katong ang title is Hello? Hello? Or na-lyrics ba na Hello? Is it me you're looking for? I can see it in your eyes. Marag, timing lang dyan kaayo. she is a ghost lurking inside my heart. So marag, ana na ako siya i-describe. Pero maulagi, kay tungod kay jail officer ta, kabalota sa nasa, nabawal dyan na siya. For me, mula ka ng bagaan ni Mugna. Uy, may in love pa dyan ka. Naapa dyan ka din isa sulot. Tapos jail officer pa dyan. Tapos dili pa dyan pwede mo lang. Sa pag-decide na ko August 29, 2016, grabe dyan akong hilak before kay Lord. Na Lord, bisag walay klaro ang iyang ang kaso kano sa siya mukuan, mukumit ko Lord sa imuha na kanina babae akong pakaslan. Ako kabalo kano sa animulaya, I don't know what the future holds, but basta Lord, isalig na ko nina decision sa imuha na kanina babae akong pakaslan. Time now, when I was really praying, God told me na, why would I let you go of someone who's bringing you closer to me? So I don't know how you're gonna make it happen. Wala ka ba, Lord, if how long I'll stay here. But one day, I'm gonna marry this person. Grabe ang miracle ni Lord na gihimo na from 40 years supposedly, I just stayed in jail for 2.5 years. All of a sudden, pwede na na pag mag-pay ko in full, I can go home na. February 9, 2018, gisugot na ko niya. Nilaya siya. Pato. So, February 9, 2018, nakagawas na ko sa jail. Dito ang nag-propose ko sa iya. In front sa mga inmates na grabe ang mga hinilakay dito ang nagbaha ang lupa. My wedding was really a redemption miracle. Somebody like me, he could redeem. Na even after everything that I've done, here I am walking down the aisle and marrying one of his princes. Na here I am walking down the aisle and marrying the man that I've prayed for. Our love story was really not about us. Started with me and God, tapos Jello and God. Since I view you as God's reward, I promise to take care of you, respect you, cherish you all the days of our life, and I will point you always to the one who gave us one another. I've said this sa letters ko sa'yo. I've said this on our wedding, and it will always be true. Na thank you for seeing me beyond my yellow shirt.